naman po si Ricky Bilo. Your friendly neighborhood. Friendly neighborhood. So, yung gagawin po natin ngayon is ano. Nakakita nyo itong ano. Globe DSL modem to. At ang model niya is ZTE H108N. Yan po. So, ang gagawin po natin dito is i-convert natin siya as repeater. So, hindi na naman kasi natin siya magagamit as DSL modem kasi ano, pinaputol na po natin. So, ang gagawin na lang po natin is gawin natin siyang repeater para pag may dun sa gusto mo makikonnect sa kapitbahay mo at nag-agree naman yung kapitbahay mo, so pwede mo siya ano, gamitin. So sa loob po ito po yung ano niya, MCU. Yan yung RTL8676S. So and then ito yung chip dito nakalagay, ito yung ano, SPI flash. Dito nakalagay yung firmware. So ito yung tinanggal ko siya at ano, nilagay ko siya dito sa programmer ko. Ang programmer ko pala is CH341A. Ano, mura lang to. May mabibili nito sa ano, sa Lazada. Pero yung ano niya, yung socket niya. Na ganito socket. Hindi kasama. So binigay po, iniram ko lang yung socket na to sa kapitbahay. Sa kapitbahay. So yun. So before ko siya pinakailaman yung ano, yung firmware niya. Nag-backup po ako para for future use yung ano, sa firmware ng Globe. So ito po yung ano, yung firmware. So ito yun. Ito yung backup ko ng firmware niya at ito yung Tutu Link. Itong firmware na to galing po to sa ano, sa India ata. Yung service provider nila na ano, Tutu Link. So nakita ko to sa ano, sa Google. So dinownload ko. Kasi hindi kasi siya papasok sa ano, sa GUI na ano, yung upgrade firmware sa GUI ng Globe DSL modem. So hindi ako makapag-upload doon. So ang ginagawa ko na lang po is hardware. So ipoprogram natin yung SPI flash using programmer. So dahil nakapag-backup na po ako, so pwede ko nang sulatan yung ano, yung SPI flash. So ito po yung tutu.bin, ito yung isusulat natin kasi andito kasi yung sa tutu.bin na firmware, sa Tutu Link na firmware, andun kasi yung option na repeater mode, repeater option. Andun, pwede ka mag-sit doon. Pwede mo siya gawing repeater sa Globe wala. So ngayon, i-reprogram natin siya using Tutu Link firmware. So first, pinasok natin, nilagay natin yung SPI flash dito sa socket ng programmer natin. Dapat ano, alam natin yung ano, alignment or yung configuration ng paa bago natin siya ano, baka para hindi siya ano, hindi siya masira. So ano natin to sa ano, computer natin. Saksak natin para makapag-start na tayo ng program. Ayan, umilaw siya. And then, dito sa computer natin, minimize muna natin to. So, punta tayo dun sa, ano, sa software ng CH341. So, ito po. Ngayon, sobrang tapang ni Smadab eh. Ayaw ko kay Smadab. Ignore exception. So ignore natin siya para hindi kainin yung ano natin. Hindi kainin yung programmer natin.
So ayan. So open natin siya. Run as administrator. Sana hindi siya kain ni Spadab ulit. Ayun, kinain na naman. So gawin natin shutdown natin to siya, si Spadab. Tapang eh. Wag muna. Punta tayo dun sa sa settings niya. Post quarantine. Hanapin natin yung CHC41 dito. Oops, yun. Nagahang na. Ito yung ito yung pinakaayaw ko eh. Yung nagahang. So force shutdown natin siya. Try natin siya dito. Antas. Okay. Then, open natin siya ulit. Si Smadab. Napasin siya na kayo ha. Medyo matapang talaga si Smadab. Nakain yung hindi dapat kakainin. Saan yan? Ito. Itong tatlo. So, gawin natin is restore. Okay. Restore natin siya. So, yun siya, oh. Tapos ka muna. Nauubos yung oras. So, ito na po yun. Ito na po yung interface na si H341 natin. So, kita natin na connected yung programa. So, dito sa status. So, gawin nyo lang po is detect. Click nyo yung detect. Oops. Bakit? Ito na naman si bihira. Lang hiya. Patay ka sa akin ngayon. Bihira ka. Lang hiya ka. So, ayan po. So, click na lang po yung detect. Tapos labas yung mga yung mga chip. Binasa ko yung yung maliit kasi yung nakasulat doon sa sa chip. So, ginamitan ko siya ng lens. So, ito yung nakita ko. 6406. Select mo na lang yan. Tapos, hanapin mo yung yung TutuLink na firmware. No, hindi. Ito sa GSM. So, ito po yun. 22.bin. So, yan. So, ang gagawin nyo lang next is, click mo lang yung auto. Siya na yung bahala. So, i-ano na niya yung i-rewrite. So, yung globe na firmware, wala na po yun. No problem kasi nabakapan na natin. So, iris niya yan. Matagal po. Matagal po yung yung pagpaprogram niya. So, i-stop ko na lang muna. Tudut!